context ko muna ako ngayon, hindi muna ako magkocontent ng mga pagluluto. Andito pa ako sa kusina ngayon, may kasama ako. Michael! Yes po! Bati ka muna. Ito si Michael, ang chief cook sa gabi. Yes. Taga Florida Blanca, Pampanga. Michael Vitog. Musta ka sa kanda? Shoutout nga pala sa mga viewers natin dyan. Hi, ano daw? Mismo. Chief cook ng gabi, Michael. Okay. Kumusta po kayo dyan? Okay. Greetings nga pala sa mga viewers natin dyan. Patuloy na nag-subscribe at nanonood dito sa vlog ni Sir. Welcome kayo dito at sa mga gustong matuto sa pagluluto, marami tayong malalaman kayo siya. Sa ngayon po, out of content muna kami kasi masyado may usapin po ko sa mga nangyayari sa politika sa atin. Magbibigay lang ako sarili kong opinion at yung ano, komento. Anong menu mo ngayon? May beef stroganoff tayo ngayon. Okay. And then may African peanut stew chicken. Yan yung mga menu na ako. Sige. Okay, itutuloy ko na yung aking opinion at ang mga komento tungkol sa nangyayari sa atin ngayon sa Pilipinas. Andito kami ngayon sa Brazil, medyo maalon dito ng konti, pero kaya pa naman. Okay, kasi sa social media po, napapanood namin, napapasa namin sa mga Facebook, mga Instagram, kahit anong sa mga balita, na yung mga tao medyo hindi na nagkakasundo-sundo, nag-away-away, nagpapalitan ng mga masamang usapin, salita, yung komento, pati yata yung mga ating mga showbiz personality, hindi na nagkakaintindihan. Ngayon yung unfollow, at saka unfriend. So yan lang ating sa akin lang naman, sa vlog kong ito, dahil masyado mo itong usapin nga sa mga supporter ng mga kandidatong presidente sa atin, yung mga tumatakbo na presidente, nakikita natin sa social media, mga magkakaibigan, magkakamag-anak, magkakapamilya, magkukumpare, magkukumare, at pati mga religious group nga, may kanya-kanyang sinusuportahan na presidential, gusto maging presidente. Iba-ibang kulay ang gusto nila, ang gusto maging presidente. Okay lang sana, walang problema. Huwag lang mag-away-away. Kasi napaka-pangit tingnan sa mga Pilipino na nag-away-away dahil nasa sinusuport na natin. Ngayon, kung gusto mo si BBM, iboto mo. Di ba? Choice mo siya. Gusto mo naman si Isko, siya ang choice mo, o si Lenny, sige lang, iboto mo sila. Dapat ba? Kung tingin mo naman si Ping Lacson at Manny Pacquiao na karapat-dapat maging presidente, hindi iboto mo. So, ano yun eh, kagustuhan mo yun eh. Yun ang paniniwala mo, sila makarapat-dapat. Ang point ko lang dito is, kung sino gusto mong presidenciable, iyon na lang. Huwag mong ipilit sa iba, huwag mong igusto sa iba. Kung sakali man, iba ang gusto ng friend mo o kamag-anak, respeto natin yun. Huwag lang mantong pa na minsan tawagin mo, ang bobo mo naman, kaibigan. Ang tanga mo, friend. Di ba? Minsan, bulag ka yata, kuya, kapatid. Minsan, sasabihin mo pang iba. Bayaran yan, bayaran ka. Bayaran ka siguro, kaibigan. Di ba? Nakikita natin, nababasa natin yan. Tingin ko, hindi na karapat dapat at katanggap-tanggap ang ganyang salita, lalo na kung sa kaibigan o kakilala mo, sasabihin mo yan. And dahil sa politika, sisirain mo ang ilang years na binuo bilang magkakaibigan. O magkukumpare, o magkukumari kayo. O kaya, magkakapatid, darating pa na minsan, toxic na sila sa tingin mo, at unfriend mo na. Di ba? Minsan, unfollow mo pa. I-unfollow mo. Baka minsan, aabot pa nga. Black na nga. Ba-block ko na nga sila. Kasi toxic na sila sa tingin ko sa Facebook. Di ba? Sa akin, ang babaw na dahilan na ipagpapalit mo ang napakatagal at magandang samahan dahil lamang sa manok mong presidente, politiko. Di ba?
tandaan natin, kahit sino manalo sa kanila, maghahanap buhay pa rin tayo. Sariling sikap, di ba? Mag-a-apply pa rin tayo ng trabaho, sariling sikap, pawis at gastos, di ba? Tayo pa rin magpapakain sa pamilya natin, hindi naman sila, di ba? So, tayo pa rin magbabayad ng buwis. Hahanap pa rin tayo ng paraan pang gastos sa ospital pag meron tayong emergency, di ba? Atin pa rin. Ang pinakamaganda sa halalan, lumabas kayo, bumoto. Yun ang pinakamaganda. Ilabas ninyo kung sino gusto nyo iboto, iboto nyo. Kahit sino manalo kina Lenny, BBM, Isko, Lacson, Pacquiao o Calyodi. Sa akin, bilang Pilipino at para sa kaayusan ng bansa, suporta na lang natin ang nanalo. Kahit ibang kulay pa sila, no? Tingin ko, lahat naman ay may planong maganda para sa bansa. Respeto lang sana sa bawat isa. Yun lang naman ang aking opinion at komento. Iboto ninyo kung ano yung napupusuan nyo, gusto nyo iboto para sa inyo, tingin nyo karapat-dapat, okay lang yon, sa inyo na yon. Kaya, ang ano ko lang, pakiusap ko sana, huwag na kayong mag-away-away at kayo, magkakadarating araw, tapos ng halalan, kung sino ang manalo, supportahan natin. At kung sino ang manalo, tayo magkakaibigan, magkukumari, magkakaumpare, di ba? Magkakamag-anak, magkakapatid, magkakapitbahay. Tayo pa rin, magkakaibigan pa rin tayo. Habang buhay, ganun, di ba? Huwag lang dahil sa politiko, mag-away-away tayo. Yun lang po ang akin. Yun lang ang naging ano, kasi masyado mainit ang topic. Dito, hindi lang sa Pilipinas, kahit dito po sa barko, ganun din. Maraming Pilipino sa barko. Pagdating ng kainan, merienda, coffee break, at medyo nagkakaroon sila ng konting komentuhan, kwentuhan. Eh, sa dami naman ng Pilipino rito, nasa 18 yata kami. Misan, yung iba maka BBM, yung iba maka Lenny, yung iba maka Isko. So, pag nagkikwentuhan, nagkakaroon debate, misan, medyo hindi maganda yung ano, nagkakataasan ng boses. Yo, ganun din na nangyayari sa Pilipinas, ganun din dito sa amin. So ako, masasabi ko lang, kahit sino manalo, suporta na lang natin bilang Pilipino para sa kagaganda ng Pilipinas. Yun lang po, maraming salamat po.